washing machine na gamit namin, which is automatic. 7 kilos po. Ito. Ayan. Ituturo ko muna sa inyo yung function nitong washing machine. So, first, ito yung power niya. And then, bago mo siya i-start, kailangan mag-pumili ka dito ng water level. Depende kung gaano karaming labahan yung lalabahan mo. So, itong function dito from here to here is manual. So, ito, pag gusto mo lang siyang i-washing, kasi ko na yung magbabanlaw at ayaw mong i-dryer. Ito naman, pagbanlaw, kasi ito naman yung dryer lang. So, here, ito naka-automatic ko dito. So, ayan nga, fuzzy, quick. Ito yung mga delicates, blanket, jeans, or eco tub clean. Ito yung parang pag once na gusto mo siyang katulad ng ref, yung i-clean mo siya or i-defrost. Siguro, pwede mo siyang gawin kapag once na nag-ilaw na siya or every 3 to 5 months, i-eco tub clean mo siya para maging malinis or mag-function pa rin na maayos yung washing machine mo. So, here, ayan. So, pang 7 kilos lang yung binili namin since na 5 lang naman kami sa bahay. So, dito, ilalagay mo yung detergent niya. Pwedeng powder or liquid. Tapos, here is yung fabric softener or downy whatsoever. Pero hindi ako gumagamit nun kasi nahihilo ko at saka parang bumabaho siya kapag hindi siya naaarawan. Ayan. So, mag-start na po tayo maglaba. But before that pala, ipakita ko muna sa inyo kung saan siya nakakonect para mag-continuous at hindi ka na maabala habang naglalaba. So, bumili kami na, dahil sa labas siya naka-stay yung washing namin. Bumili kami nung pangdalawahang gripo. Isa is yung sa gripo talaga namin and yung isa ito yung switch niya dun sa washing. So ito kasama to sa washing pero yung itong ano binili namin sa handyman pati itong sa gripo para dire-diretso na siya. So habang naglalaba ka, pwede ka na mag kung ano yung mga gusto mo pang gawin. Ayan, so nakakonect siya doon. Ayan. So, naka-off to ngayon. Kapag maglalaba ka na, i-on mo lang siya. Ayan. So, dapat kapag gagamit ka na ng washing, be sure na ma-on mo siya. And after mo magamit, i-off mo rin siya. Ayan. So, mag-start na tayo, ha? Ayan. So, ito yung saksakan niya. Niya para kapag nagde-drain siya. Namin siya ng stand para hindi siya mahirap buhat-buhatin or whatsoever. Pero nakastock lang naman siya dyan. So, para lang ano, meron siyang stand, hindi siya inaano sa ilalim. Masisira ka agad. Sa Lazada ko rin yung binili. Ayan. Ayan. So, binilhan namin siya ng washing machine cover. Para kapag hindi siya ginagamit, di ba, naka-ano lang siya dyan. Naka-cover. At safe siya. Di ba? Yeah. Sa Lazada rin namin kabinili. So, ganyan siya. May tali siya sa likod. Ayan. Meetin mo siya, hindi mo na siya kailangan baklasin lahat. So, unzip mo lang dito. And then, iangat mo lang siya. Diba? So, naka-cover pa rin siya. Yung taas lang yung tatanggalin mo. Yan. Tapos, iangat mo lang po. Yan. So, pwede mo na siyang gamitin. Ang lalaban ko ngayon is blanket.
Before ko siya nilalagay sa washing, kinukusutan ko muna siya kasi gusto ko matanggal yung mga dirty niya or yung something, or basta gusto ko basa siya pag nilagay sa washing. Ayoko nung nilalagay siya sa washing nang hindi pa siya basa or nababanlawan. So, ang gamit ko is nasa sachet lang, mga 2 to 3 depende sa dami ng lalaban mo. Gumagamit rin ako ng liquid kasi mas gusto ko to kasi natatansya ako kung ilan talaga yung dapat kong magamit. So, ayun. Lalagay mo lang siya dito. Yung gamit ko kapag mga dikulay, pero pag ano, whites talaga yun. White, Ariel. So, ayan. So, dalawa lang kasi konti lang naman yung labahan ko, tsaka marami naman to. Ilan ba to? Ilang grams ba to? 65 grams. Tapos malagay na natin yung blanket natin. Ayan. So, make sure po na kaya po ng washing nyo, ha. Huwag nyo pong ipupush yun para hindi po masira yung ilalim. So, ayan. Ayan. So, okay na siya. And then, ikakulos natin siya. Then, nakasaksak na po yan. So, ipapower on lang natin. Ayan. So, pipili ka dito ng water level. Pero bago yon, pindutin mo muna kung anong gusto mong fuzzy, quick, delicate, blanket jeans, or ecotab. So, blanket. Kasi blanket yung lalaban ko. So, pag blanket, ang pinaka-ano niya is naka-automatic siya ng fall. Pwede mo siyang babaan if konti lang nilalaban mo. Pero since na medyo tatong peraso siya, at saka maliit naman yung isa, so okay na yan sa akin. And then, start mo lang. Ayan. So, makikita mo, ayan o, nagaanin na siya ng water. Kasama nung detergent or powder na nilagay natin. Pwede mo na siya dyang iwanan, tapos gumawa ka ng mga household chores mo, or kung ano man. Tapos, antayin mo na siya matapos, tutunog naman siya if ever natapos na siya. So, sabi dito, 71 minutes daw siya matatapos. So, 1 hour and 10 minutes or more than 10 minutes, gano'n. So, pwede ka mag-set para malaman mo once na okay na siya. So, ayan na. Diba? Antayin mo lang. Kung gusto mo rin siyang i-check or para rin napakita ko sa inyo. So, antayin lang natin na umandar siya at mag-washing mo. Para sa akin, napakaganda po nitong washing machine ni Samsung na automatic kasi bukod sa matibay siya, kasi 1 year na po ito sa amin, is talagang napapadali niya yung paglalaba mo at napakadali lang gamitin dahil dun sa mga functions niya. Ayan, so, nag-stop na yung paglalagay ng water niya. So, umiikot na siya ngayon. Ayan. And then, maya-maya maglalagay uli yan ng water. So, ganun lang. Antayin mo lang siyang so, ayan. Matapos. Tapos na po siya magsabon. Ngayon po, ang gagawin na niya is magbabanlaw. So, kapag blanket po yung nilalabhan or yung sinasalang sa washing, tatlong beses po siya nagbabanlaw. So, ayan po, nagpopondo na siya ng tubig na yun. Less, ano, trabaho kapag ikaw yung nasa bahay.
So, ayan po. Tapos na siya mag-washing or magsabon. Ngayon po, naglalagay na siya ng water para naman po sa pagbabanlaw. Usually, kapag blanket yung nilalaban ko, tatlong beses siya nagbabanlaw. Ayan. Ayan, tapos na po siya. Ayan, pa-power off niyo po. Tapos, yan. Yan, tuyo na siya, oh. Diba? So, ang bilis lang talaga. Actually, nagluluto rin po ako ngayon. So, diba? Multitasking tayo. Yan, sasampay na po natin yan. And make sure lang po na mapatay niyo po yung tubig dito. At saka, mabunot mo yung